Hi, this is Teacher Weng. Welcome to my YouTube channel. Ang lesson natin ngayong araw na ito is yung application ng mga divisibility rule. Of course, i-apply natin yan sa pag-solve ng problem. So by the way, kung hindi ko pa kayo subscriber, please don't forget to subscribe on this channel. And syempre, magbigay na rin ng thumbs up kung sakaling magugustuhan nyo yung video lesson natin ngayong araw na ito. So magsimula na tayo sa lesson natin ngayong araw na ito. So ito na yung last part ng ating topic about divisibility. Syempre, focus naman tayo sa problem solving. So nakakita ko ng isang problem sa book. Ayan, and then minodify ko siya. So tapos nakakita naman ako sa internet, minodify ko rin. So meron tayong dalawang problem dito, just in case na makita nyo siya in the future, baka sakaling makatulong. I am a 4-digit number who is divisible by 2, 3, 4, and 6. If you subtract the last digit from the first digit, the result is 6. Who I am. So itong given na to, medyo pinadali ko siya ng konti na yung sa tingin ko ay appropriate para sa mga 5th grade students. Okay, so since meron tayong 4-digit numbers, gawa tayo ng apat na space dyan para dun sa apat na digits na ilalagay natin. So ngayon, madali lang yan. So kapag ganyan yung given nyo, mag-start kayo dun sa huling statement that if you subtract the last digit from the first digit, the result is 6. So, ganon. Pero, syempre, titingnan din natin itong etong given na to. So, kasi nakalagay dito 2. Okay, divisible by 2. So, it should be even number. So, dapat yung 4 digit natin ay even number. So, kailangan yung last digit niya, it's either, ayan, 0, 2, 4, 6, ayan, and the like. Okay, so ngayon, kung sinabi dito na if you subtract the last digit from the first digit, the result is 6, who I am. So dito maaring maraming sagot, hindi siya nag-iisa. So depende yan kung ilan yung hihingin sa inyo or hihingin yung pinakamababa or pinakamataas or what. So marami kasing possible answer kapag ganito yung given. So dito, ayan. So halimbawa, ito yung last digit mo, ito yung first digit mo. So kung ang last digit mo ay 0, ang first digit mo kung 0 to, it should be 6. Okay? Ito naman, kung ang okay, difference niya ay 6, so dapat ito ay 8. Okay? 8 kasi 8 minus 2. Okay, ito naman, kapag ganyan, dapat 10. Okay? 10 minus 4. And then, dito ay 12. Ayan. So, ayun. So, subukan muna natin dito sa 6, 0, no? So, dito tayo. Pag hindi, burahin na lang natin. Okay, 6-0. Okay, sabi dyan, I am a 4-digit number who is divisible by 2, 3, 4, and 6. So, kapag sinabi natin divisible sa 4, the last 2 digit should be divisible by 4. Okay? So, kung 0 ito, ano ba yung last digit number dapat natin para maging divisible siya? So, ano yung unang, ano yung ilalagay mo rito sa second to the last para maging divisible siya sa 4? So, kung ilalagay mo dyan, pwede mo rin siyang gawing 0, 0. Kasi 0, 0. 0 is divisible by 4. So, pwedeng 0, 0 yan dyan. Okay? Ngayon, ang sabi dyan, ayan. So, 2, 3, 4. So, sa naano na natin, no? So, okay na tayo sa 2 saka sa 4. Okay na rin tayo sa argument dito na ang result ng difference ng una at huli ay 6. Ngayon, kailangan na lang natin na dapat divisible siya sa 3 at the same time divisible siya sa 6. So dito, pwede siyang maging divisible by 6 kapag divisible siya sa 2 and 3. So ito sure na to na divisible sa 2 kasi 0 yung dulo natin. Ngayon, kailangan na lang niya maging divisible sa 3 kasi pag naging divisible siya sa 3, divisible siya sa 6. Ngayon, ano ba yung pinakamababang number na pwede mong ilagay? Okay, dito. Okay? So, pwede ka maglagay dito ng 0. Kasi pag 0 yan, 6 plus 0 plus 0 plus 0 is 6. So, therefore, okay na siya, di ba? Di, madi-divide mo yan lahat sa 2, 3, 4, and 6 and then masasatisfy mo to. Pero kung halimbawa maraming hiningi sa'yo, halimbawa pinagbigay ka ng 2, ayan, pwede mo rin, pwedeng 2 yan. Okay? Depende yan sa given. Halimbawa katulad nito. Ayan, gamitin pa rin natin yan, 6-0-0. Marami kang maiisip na pwede yan. So, pwedeng maraming answer dito sa given natin na to. Okay, katulad kanina, halimbawa, 6, nauna yan, di ba? Ito yung huli nating finil up, ito. So, ito, pwedeng ang lagay mo dyan is 3.
Pwede mo yan lagyan ng 3 kasi, ayan, okay, 6 plus 3 is 9. 9 plus 0 plus 0 is 9. So, 9 is divisible by 3, but this number is also divisible by 2. Okay? And 6 minus 0 is equal to 6. And then, this is also divisible by 4 since the last two digits is divisible by 4. So, that's for example number 1. So, pag ganito mga given, maaring maraming answer. So, depende na lang doon sa given. Kung hihingi niya yung pinakamababa, I guess, ayan, tingin ko ito yung pinakamababa. Okay, for our second example, we have this one. If 3,780,900y4, okay, is divisible by both 3 and 4, what is the least value of the sum of x and y? So, dito, ayan. So, kailangan mong i-guess kung ano yung x and y based dun sa divisibility rule natin. So, kukopihin lang natin ito and then ibablank natin yung part ng x and y. Okay, tatanggalin natin yon. Ayan. Tapos, aalamin natin kung ano yun ang karapat-dapat na number na ilagay dyan. Okay, so, palitan natin ng color yung ating panulat. Okay, ayan. So, ngayon, so, aalamin natin kung ano yung dapat na numbers na nahan dyan sa pagitan. Okay, so, least value ng x and y. So, sabi daw dyan, okay, kung gaya nun sa divisibility rule natin, dito muna tayo sa 4, okay? So, a number is divisible by 4 if the last two digit is divisible by 4. So, ano yung ilalagay mo rito sa katabi ng 4? Okay, second digit to the last, para masabi mong divisible siya sa 4. Ano yung pinakamababa na ubra? So, ang pinakamababa na ubra ay 0. Kasi ang kasunod na nun ay 24. Kasi hindi naman pwedeng 14. Kasi ang 14 na hindi madidivide sa 4. So, it's either, ayan, 24 yung sumunod sa pinakamababa, but pinakamababa ay 0. Okay? So, hinahanap kasi natin yung least value ng sum ng x and y. Ngayon, dito naman tayo. Sinabi dyan ay divisible by both 3 and 4. Okay? So, hanapin naman natin yung pinakamababang number. Okay? Na pag inad mo yung mga digits na to, dapat divisible sa 3. So, add natin lahat to. Okay? Sa kabuuan, this is 3 plus 7. So, we have here 10 plus 8. We have 18 plus 9. We have 27, 28, 29, 30, 31. So, 31 lahat ito. So, ano yung susunod na number na divisible sa 3? So, 31, ilan yung idadagdag mo para maging divisible sa 3? So, ang sumunod na number na divisible sa 3 matapos ang 31 is 33. Okay? So, para magkaroon ka ng 33, kailangan mong dagdagan o ang kailangan mong number na ilagay dito ay 2. Okay? So, therefore, yung ating 7-digit number na yan is 3,782,000. Okay? 904. Ayan. Pasensya na yung naisulat ko. And then, ang tanong kasi dyan, hindi ito. What is the least value of the sum of x and y? So, that is 2. Okay? Plus 0. So, 2 plus 0, we have 2. So, that is the answer, 2. Thanks for watching my video. Sana'y nagustuhan niyo yung discussion natin ngayon. By the way, aside from that tutorial video, meron din akong mga makeup tutorial video sa aking channel. Ayan. So, kung inyong mamarapatin, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-like sa aking Facebook page na Teacher Wing. Ayan, kasi ipopost ko dyan yung lahat ng video lesson ko at syempre yung mga makeup tutorial videos na nagawa ko. Hanggang sa muli. Bye!